Joy. Dito raw din na lang ang anak ko. Si Catherine Veradona. Sandali lang po. Dito nga po. Ibalik niyo ang katawan niya sa amin ngayon. May misunderstanding po sa ospital. Kailangan kasi namin yung katawan. Ipapa-autopsy pa namin. Sorry, naimbalsa mo na po kasi. Oo, marami kang ginawang hindi maganda noon. Kahit magsama-sama pa kayong apat, wala akong pakialam, hindi ko kayo urungan! Kahit kilala kasi kita eh. Misunderstood ka lang. Pero hindi ka masamang tao. Kasi ako ba nagsasorry? Iloko mo ako? O inaway mo si Desai? Dahil nasaktan ko yung kaya sa isang kong kaibigan. Thanks for being good to me, ah. Di ba naman kailangan mag-thank you, eh. Alam mo, hindi ka lang kasi sanay na may mabait sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sasanayin kita. Patawarin mo na yung sarili mo. Para makapagsimula ka ulit. At makapagsimula tayo. I love you. Kailala yung nagdala ng katawan ni Kai? Eh, hindi ko nga alam. Driver lang ako. Medic sila. Ay, kuya, hindi pa ako... Desai, tama na! Wala nga silang alam eh. Paano wala silang alam? Sigurado ako na binayaran siya ni Diana. Kaya nila dinala dito yung bangkay ni Kai para hindi lumabas yung totoo. Na si Diana talaga nagpapatay sa kanya. Hindi ito yung tamang oras para mag-interrogate ka ng mga tao dito. Eh, kailan pa, Ellie? Ikita mo na nga, nabura na lahat ng ebidensya na sila pumatay kay Kai. Ano pong pwede nilang burahin kapag hindi ko to inisikaso agad? Desai, meron ng mga polis na nag-iimbestiga! Ano gusto mong gawin ko, Ellie? Tumunga nga na lang! Kai just died! Desai, I know you've had your differences with her, but she was part of your life! Eh, isa lang yung mga magulang niya mo! Ginagawa ko to para sa kanila! Ano, tingin mo yan yung kailangan nila? Desai, ikaw yung kailangan nila! Si Tita Monica, si Tita Maggie, si Tito Jose! Si Totong! Kinamusta mo man lang ba si Tito Jose? O si Tita Maggie? Naakap mo man lang ba? Hindi reporter ang kailangan nila ngayon! Yung anak nila! Yung kaibigan, yung apo! Ikaw yung kailangan nila ngayon, Desai! Ako yung sinisisi ni Dodong! Listen to me. Lahat tayo may kasalanan kay Kai. Because we weren't there for her. None of us were. Si Dodong lang. Ellie, hindi ko to kasalanan. Pinilit ko maghanap ng ibang paraan para mapakulong si Diana. Si Kai yung lumapit sa akin.
Umamin siya sa akin. Pupunta na siya dapat sa presinto para umamin. Hindi siya magpapakamatay. Pero Tessay, that doesn't matter right now para sa mga tao na nagmamahal sa kanya. Wala na si Kai. Yun lang ang kaya nilang isipin sa ngayon. Sige, ayusin ko lang kung mga dapat asikasuhin dito. Tapos pupuntahan ko na si Ian. Ma? Tisay, kailangan ko puntahan ng daddy mo. Kailangan niya malaman na nangyari kay Kai. Pero sino magbabantay kay Kai dito? Sandali, pupunta ako sa... Shhh! Ako po magbabantay kay Kai, ha? Puntahan niyo po muna si Dad. Kailangan niyo rin malaman. Siya na baka idamay tayo ni Diana. Hindi ko naman inisip na nakakabot siya ganito. Ay,
sila, wala naman ako nakaisip na aabot si Dayan sa pagpapatay din. Kahit ako eh. Tay, sa akin yun ang paisipin yan. Makakasama lang po yan sa inyo. Hindi naman po bibitawan ng pulis ng investigasyon na to eh. Kaya abong ipo muna kay ni Nanay. Mahinga po muna kayo. Ayoko umuwi. Dito muna ako. Nay. Kay. Nay, hindi po po kayo nakaka-recover ng gusto. Hindi kayo bagal eh kung mag-stay kayo dito. Hindi ko lang po iiwan si Kay. Hindi po ako alis dito. Tay, iiwin niyo po muna si Nanay. Monica, tama si Tisay. Samahan ko naman siya dito eh. Ayoko umuwi. Ayoko umuwi. Teka lang. Teka. Ayoko. Kay. Sorry, Tisay. Hindi na ako sumama sa labas para ihatid yung mama mo, yung papa mo. Hindi ko sila makarap eh. Pati na rin yung mami mo. Hindi ko siya kayang titigan. Tep, hindi mo to kasalanan, ha? Hindi mo responsibilidad si Diana. Minsan paramdam ko, oo. Kasi dapat nakita ko to eh. Ako yung lagi niyang kasama, Tisay. But I never saw this coming. First Cap, now Kai. Yung even at her worst, hindi ko naisip na kaya niyang pumatay in cold blood. At hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako na I ever considered her as my own mother. Or loved her as one. Paramdam ko. Tanga ako. Sa halaman ko. Kayo naman ang magmamakaawa sa akin. Hindi ka tanga. Hindi rin naman ganun kasimple yun eh.
Hindi rin naman natin trabaho hulaan kung anong gagawin ng pamilya natin, di ba? Ewan ko. Yung dati kong kaaway, pamilya ko pala. Ngayon, pinagtatanggol ko pa. Yung sarili kong kapatid. Yung kakampi ko. Kaaway pa yung tingin sa akin. Si Kai, tagal-tagal ko nang kinakainisan. Pero nung nawala siya, di ko na alam kung anong mararamdaman ko eh. Walang perfect na family, Otep. Ginawa mo naman lahat para mapagbago si Dayan. Dapat proud ka dun. Kasi kami mga kaibigan mo. Proud sa ito. Ika na? Pahinga na tayo? Tisay? Ready na po si Kai Veradona for viewing. Anong oras po ba darating ang transport? Monica? Kasi sabi ni Maggie... Sa bahay na ho gagawin ang burol. Inayos na namin ni Jose lahat. Just make sure na fresh lahat ng flowers. At saka mapalitan every 2 days. Yes, ma'am. The additional flowers naman po will be delivered in an hour. Don't worry na po kasi kami na po yung bahala makipag-coordinate with the funeral home regarding the delivery. Thank you. Maggie, I'm sorry pero hindi na-approve ang furlough ni Ian. Sinubukan nating i-request yung buong week ng wake pero miski sa araw ng libing, hindi sila pumayag. Maggie! Nay! Nay, hindi pinayagan lumabas si Ian. Diyos ko naman. Maggie, may sasabihin pa ako sa'yo eh. Si Monica kasi, nagpunta ng punerarya kanina. Ang sabi niya, sa bahay daw nila ibuburo si Kai. Okay.